Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Feeling mo ba ang layo mo na kay Lord? May gusto siyang sabihin sa'yo from the Superbook story na He is Risen. Tara, basahin natin. Dinala ni Superbook sina Chris, Joy, Gizmo at Phoebe sa Jerusalem. Sa panahon na kung saan pinaaresto si Jesus, nakilala nila si Juan, isa sa mga disipulo. Samantala, nakilala ni Phoebe si Maria, ang ina ni Jesus. Sinabi ni Maria na malungkot siya dahil sa sinapit ni Jesus. Dinala si Jesus kay Pilato upang kwestiyonin. Pero nasagot ni Jesus ang lahat ng tanong. Pagkatapos, inutos ni Pilato sa mga kawal na pahirapan si Jesus. Matapos pahirapan, si Jesus ay pinaharap sa mga tao. Gusto nilang si Jesus ay mamatay. Nagugas ng kamay si Pilato at pinagbigyan ang mga tao. Inutos niyang ipako si Jesus sa krus. Dumating na ang oras. Sugatan at tukuan, pinasan ni Jesus ang krus papunta sa Kalbaryo, kung saan siya ipapako. Pagdating nila sa Golgotha, ipinako na ng mga kawal ang mga kamay at paa ni Jesus sa krus. Pagkatapos ay ipinaas na nila ang krus upang makita ng mga tao. Bago mamatay si Jesus, kinausap niya ang kanyang ina na si Maria. Ipinilin din niya kay Juan na alagaan ang kanyang ina. Hiniling ni Jesus sa Ama na patawarin ang mga taong gumawa noon sa kanya. Makalipas ang ilang oras, siya ay namatay. Lumipas ang tatlong araw, nagdadalamhati pa rin si Maria sa pagkamatay ni Jesus. Maya-maya, biglang dumating si Maria Magdalena, isang tagasunod ni Jesus. Masaya niyang ibinalita na buhay si Jesus. Upang malaman ang totoo, pumunta ang mga disipulo sa libingan ni Jesus. Laking gulat nila at wala nga doon ang katawan ni Jesus. Buhay na siya! Masayang bumalik si Juan, dala ang mabuting balita na si Jesus ay buhay. Ganyan tayo kamahal ni Jesus. He gave His life for you and me. See you sa susunod nating story time!